Okay, so ang lecture natin ngayon is a series of lectures. Pag-uusapan natin yung optimism. By the way, under pala to ng positive psychology. As I mentioned, series ng lectures ito, so marami tong parts. Ito yung part 1. Pero yung general title ng lecture is paano maging positive, because as you know, yung pagiging positive may kinalaman yan sa optimism. So before I start my lecture, basahin ko lang muna itong passage. You intended to harm me, but God intended it all for good. This is from Genesis chapter 50 verse 20. Yung mga nagbabasa ng Bible, ito yung mga words coming from Joseph of the Old Testament. Hindi ito yung Joseph na asawa ni Mary or tatay ni Kristo, ha. Ito yung Joseph of the Old Testament, the one na binenta sa mga Egyptians to be a slave, and then marami siyang mga downfall in Egypt. To make the long story short, later on naging second in command, one of the most powerful guys in Egypt. Ito yung words na sinabi niya sa mga brothers niya na nagbenta sa kanya as a slave to the Egyptians. So mamaya ikukwento natin yan, and we connect kung anong kinalaman nito sa topic natin on optimism. Now, basically, this lecture, ang pinaka-goal ko dito is to establish the basic information na dapat alam ninyo about optimism para kapag in-apply nyo yung optimism, tama. Tama yung application. At the same time, mas magiging appreciative kayo. Bakit kinakailangan ng optimism in our psychological life? According to the APA, ito ang definition ng optimism. Just focus on the red words. Based on this definition and these red words, I want to emphasize two important ideas tungkol sa optimism. Number one, you have to remember that optimism is a skill or a capability. Sa Tagalog, isa itong kakayanan. Hindi ito emotion. Marami akong naririnig ng mga psych majors, they are using the word optimism as an emotion. So, pag sinabi mong, I feel optimistic, mali yun. Kasi nga, optimism is in a form of a skill. May mga tao magagaling dyan, may mga tao na hindi magaling dyan. In fact, even Martin Seligman, no, one of the past presidents of the APA and one of the fathers of positive psychology, looks at optimism as a skill. Kaya nga siya nagsulat ng libro entitled Learned Optimism. Hindi mo naman malo-learn ang isang bagay kung hindi siya in a form of a skill. So optimism is something that we can learn, kasi nga isa itong capability that we can easily learn for ourselves. Now, to be more specific, ano ba yung optimism? Ano ba yung essence ng pagiging optimistic person? If you keep on applying this skill in your psychological life, it means magaling kang maghanap ng mga magagandang bagay in the midst of bad situations. So kapag nasa isang pangit na sitwasyon ka, kapag magaling kang maghanap, makakita ng mga bagay na magaganda, kahit na you are in a bad situation, that's your overall ability to be optimistic. In the English expression, ito yung tinatawag nating seeing the, ang tawag dito, silver linings. Diba? Very popular English expression yan, no? When you see silver linings. Sa silver linings, syempre, kaya mo nga nakikita yung silver linings, merong dark clouds. Yung dark clouds, yan yung problema. Yan yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Pero kahit na may dark clouds, meron ka pa rin nasa sense na maganda behind the dark clouds. To be more specific, halimbawa, ang problema mo, wala kang pera. Challenge siya yan. Wala kang panggastos, wala kang pang-tuition. Talagang struggle sa'yo kumita every day. Pero kapag magaling ka sa optimism, magaling kang makakita ng silver linings, hindi lang ito yung nakikita mo. Yes, alam mong wala kang pera, pero alam mo rin na meron ka namang good health. Wala kang cancer, wala kang COVID, wala kang sakit, hindi ka nako-confine sa ospital, wala ka namang mga maintenance. At the same time, wala ka mang pera, na-appreciate mo pa rin yung fact na meron kang jowa na nagmamahal sa'yo. At yung jowa mo na yan, everyday available siya na nai-inspire ka sa kanya. So, nagbibigay lakas sa'yo yun para kumita ng pera.
So naaalala mo yung mga magagandang bagay na yan kahit na nasa gitna ka ng problema na wala kang pera. Yan ang ibig sabihin ng optimism. Nakakakita ka ng silver linings sa gitna ng isang problema. Ito, magandang tagline to reflect optimism. No matter how ugly, somewhere there is beauty. Kahit gano'ng kapangit ang isang sitwasyon, if we make a decision to find things that are good, most likely, we will find it. Yan ang pinaka-essence ng optimism. Bigyan ko kayo ng optimism exercise. Pinapagawa ko ito sa mga students ko. Isa sa mga pinaka-pangit na object na nage-exist sa mundo would be the human poops. Alam naman natin yan. Kapag nakakita tayo ng human poops, talagang marami na didiri, di ba? Pero sabi nga dito, no matter how ugly, somewhere there is beauty. So ang exercise dito, gumawa ka ng tatlong statements na maganda. Silver linings sa gitna ng human poop. Hanapan mo na magandang statements yung human poop. That's a good exercise to practice optimism. So when my students do this exercise, karamihan ng mga sagot nila are the following. And it makes a lot of sense. No, number one, sabi ng mga students ko, yung human poop, pag nakakita ka niyan, it indicates na merong katawan na healthy. Kasi ibig sabihin yung katawan na nilabasan nung human poop na yan, naging mas malinis. Kasi yun nga yung reason bakit tayo nagpo-poops, para malinis yung katawan. Lahat ng dumi sa loob ng katawan natin, dala-dala dito. So the fact na nakakita ka ng human poops, ibig sabihin, merong isang katawan na nalinis, which is an indication na healthy yung body na yon. Number two, the fact na nakakita ka ng human poops, ibig sabihin yung tao na naglabas niyan, wala siyang colon cancer. Kasi isa sa mga simptomas ng colon cancer, hindi makalabas yung poops mo kasi hinaharangan ng mga tumors sa intestine. The fact na nakita mo yung human poop sa harap mo, merong isang tao na walang colon cancer. So that's something positive. Number three, ito yung talagang pinakamagandang explanation. The fact na nakita mo yung human poop, ibig sabihin, hindi mo natapakan yan. Isa kasi sa mga pinaka-depressing na pwede mangyari sa tao, makatapak siya ng poops. Lalong-lalo na kapag yung pagkakatapak mo, yung nalagay mo na yung buong bigat mo doon sa human poops, talagang dumiin na yung poops sa sapatos mo. Ang hirap linisan yan, tsaka talagang mabaho. Diba? So, yung tatlong yan, mga magagandang statements yan. Ito yung mga silver linings na nakikita natin sa gitna ng isang nakakadiring bagay. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng optimism. I hope you got that. Alright? Now, number two, going back to the definition, ang pinaka-epekto pala ng optimism kapag lagi nating pinapractice yan in our psychological life, it generates and sustains positive emotions. Yan yung unang-una mong mararamdaman if you choose to be optimistic. Tumataas yung positive emotions mo. In fact, in clinical psychology, ginagawa ngang treatment yan for people who have depression. Yan kasi yung common denominator ng mga taong depressed, masyadong mataas yung negative emotions nila. Kasi nga, hindi sila makakita ng silver linings. They just focus on the bad, they lose sight of the good things in the midst of the bad. Kaya nangyayari, lalong nai-intensify yung depression nila because of increases in negative emotions. Now, studies show, kapag tinuruan mo yung mga taong depressed na mag-practice ng optimism, immediate effect, tumataas yung positive emotions, nalelesen yung intensity ng negative emotions, mas nalelesen yung symptoms of depression. Mas nagiging warm yung moods nila, mas hindi na sila nag-iisip ng negative, mas hindi na sila nag-iisip ng suicidal thoughts, so on and so forth. All because bumaba yung negative emotion. Ano nagpababa ng negative emotion? Yung pag-practice nila ng optimism. In the Bible, in connection to that, bakit si Joseph of the Old Testament, maraming kamalasan nangyari sa buhay niya in the book of Genesis, pero hindi pa rin siya na-depressed? Trinidor siya ng mga kapatid niya. He was sold to the Egyptians as a slave. Nung nasa Egypt na siya, napagbintangan siya ng fake news, napagbintangan siya ng krimen,
na hindi naman niya ginawa, nang rape daw siya, eh hindi naman, nakulong siya. O, sa kulungan, sabi nung kasama niya, tutulungan siyang makaalis dun sa kulungan, but to make the long story short, nakalimutan siya. Now, all these events are depressing, but never in any parts in the book of Genesis na makikita si Joseph na depressed. Ang tanong, bakit? Kasi si Joseph meron siyang mental habit of optimism. Lahat ng masamang bagay na nangyayari sa kanya, nakikitaan niya ng silver lining. Laging meron siyang positive na iniisip sa mga negative situations na napagdadaanan niya. And in the Bible, saan natin makikita yan? Yung clue na ganyan mag-isip si Joseph when finally he saw his brothers who sold him. To make the long story short, naging powerful guy si Joseph, second in command in Egypt. Oh. And nagkaroon ng taggutom, so yung mga brothers niya pumupunta sa Egypt para kumuha ng pagkain. Now, without knowing it, yung kausap na pala nila na high official, si Joseph na pala, yun yung kapatid nila na binenta nila. Alright? Now, to make the long story short, si Joseph nag-reveal na ng identity niya sa mga brothers niya, takot na takot yung mga brothers niya. Siyempre, iniisip nila na gagantihan sila ni Joseph. Ipapapatay sila because of what they did to him. Pero, Joseph was not bitter. Anong sinabi niya sa mga brothers niya? In-at-peace niya yung mga brothers niya. In-assure niya na hindi ko kayo papatayin, hindi ko kayo paghihigantihan. Why? You intended to harm me, but God intended it all for good. Which tells you na in the past, naging mental habit ni Joseph to, na bawat negative event na mangyayari sa kanya, ang take niya pala is, there is something good behind this negative event that God is working on. So, ganun yung take niya. Sa lahat ng negative things na mangyayari sa kanya, lagi niyang ina-anticipate na may magandang plano kasi ang Diyos para sa kanya, kaya nangyayari yan. That's what you mean by optimism. Lagi siyang nakakakita ng silver lining for every negative event that he's undergoing. And the good news is, hindi lang ito exclusively kay Joseph. Okay? Lahat tayo, pwede natin gayahin itong skill na to. That every time that we face a negative situation, pwede natin i-practice yung optimism by thinking that there is something good behind this that God is working on. Like for example, pwede mong gamitin yung linya ni Joseph na yan pag binasted ka. Tagal-tagal mong niligawan, akala mo okay na, panay ang punta mo, ngingitian ka naman, ine-entertain ka naman, until one day, sinabihan ka na hindi ka niya type. So, busted ka, you felt bad. Diba? Pero, imbis na magbabad ka sa idea na yan na na-reject ka, you practice optimism. Binasted ako, but God intended it all for good. Baka meron kasing mas magandang plano ang Diyos sa'yo, kaya ka binasted. Siguro itong pag-busted sa'yo, ito na yung daan para ma-meet mo yung talagang para sa'yo. Na-busted ka man ngayon. Diba? Siguro after this, 5 years, ma-meet mo na yung para sa'yo. Ito na yung magiging tulay para ma-meet mo na yung tamang tao para sa'yo. So if you take it that way, diba? Mas magiging magaan i-handle yung idea that you were rejected by the person na gustong-gusto mo sana para sa'yo. God has a better someone for me. Alright? Another example, naghihirap ka. Financially, talagang nag-i-struggle ka. Pwede mo na naman gamitin yung linya ni Joseph. Although naghihirap ka, maybe God is allowing this because He has good plans for me. Maybe because kaya ka naghihirap, God is giving you a lesson on how to handle money, how to manage money. Ang tanong, bakit? Bakit kaya gusto ng Diyos na gusto na matuto ka on how to handle money? Because in the future, meron siyang ipapahawak sa iyong pera na malaki. Papahawakan ka kasi niya ng 10 million pesos. And God wants na kapag hawak mo ng 10 million pesos, okay na yung money management skills mo. Kaya tinuturuan ka niya ngayon ng money management skill through the poverty that you are experiencing. So kung ganyan ang take mo doon sa experience mo of poverty, mas madaling dalhin. Mas mag-generate ng positive emotions. Last example,
Halimbawa, for the students out there, bumagsak ka sa isang subject. O, imbis na mag-focus ka sa idea na bumagsak ka, madidelay yung graduation mo, then again, but God intended this for good. Baka may magandang plano ang Diyos para sa'yo, meron siyang tinuturo sa'yo, kaya na-experience mo yung pagbagsak. O, maybe because wake up call yan kasi masyado kang kampante, masyado kang overconfident. Siguro tinatamad ka na mag-aral, so itong experience na to, makakapagpagising sa'yo. Wake up call to change your attitude towards learning. O, marami akong sudyanteng kilala, ganyan eh, nangyari. Bumagsak sa isang subject, pero yun yung nagpamotivate sa kanila to really do well in school. O, talagang nagsipag sila. Yun yung naging wake up call nila, yung pagbagsak nila sa isang subject. So you get the point of optimism, no? Hahanapan mo ng magandang explanation, magandang interpretation yung mga pangit na nangyayari sa'yo. Seeing the silver lining. Yan yung essence ng optimism. Now, another thing about optimism, it is measurable. Pwede nating i-quantify kung gaano kagaling ang tao sa optimism, no? And how do we do that? Of course, in psychology, gumagamit tayo ng psychological instruments. Isa sa mga pinakasikat na instruments that measure optimism would be the optimism scale. You can just Google Scholar this, download and read it on your own, pero ito yung mga items that reflect a person's overall ability to be optimistic. So the higher you score in the following items, the assumption is mas magaling kang mag-apply ng optimism. Mas mababa ang score mo dyan, mas hindi ka optimistic. And by the way, no, speaking of, so pinag-uusapan natin optimism. Anong kabaliktaran ng optimism? Pagiging negative thinker, pessimism. According to researches in positive psychology, hindi pala tama na i-consider natin yung optimism and pessimism as categories. Rather, dapat we treat optimism and pessimism as a continuum. So hindi tama na sasabihin mo, oh, ito si Pedro, optimistic yan. O ito si Judas, pessimistic yan. Ah, yung kapitbahay ko, pessimistic yan. Ah, ako mismo, optimistic akong tao. Kasi lahat naman daw tayo, according to the continuum model, we have a certain degree of optimism, a certain degree of pessimism. Pareho tayong meron. It's just that, mas lamang tayo sa isa over the other. So may mga tao na in the continuum, medyo mas malapit sila sa pessimism, nandito sila. May mga tao din naman na mas malapit sila sa optimism. Mas mahina yung kanilang pessimism. Alright? So lahat tayo may certain degree of optimism and pessimism. Yan yung tinatawag nating continuum model. But if you're going to ask me, sa Pilipinas, ang pangkaraniwang Pilipino, mas malapit kaya sa optimism o mas malapit sa pessimism? Ako ha, based on my observation, sa tingin ko mas maraming tao sa Pilipinas, mas malapit sa pessimism. And the reason is social conditioning. Sa society kasi natin, tinuturuan tayo ng external agents, specifically ng mass media, popular media, na mas maging pessimistic than optimistic. Kumbaga, yung social conditioning sa atin, it's always more on focusing on the negative and not seeing the silver lining. We take the negative news as is. Hindi tayo tinuturuan kung paano hanapin yung silver lining, no? Like for example, ito yung mga halimbawa sa mga news, sa mga social media na mga pinopost, pangkaraniwan talaga bad news. Bakit bad news yung madalas na pinopost, yung madalas na pinepresent? Kasi ang bad news mas interesting. Ang bad news mas income generating, mas maraming ads na papasok kapag yung content mo bad news. Because for some reason, the human awareness is more concerned about bad news than good news. Kaya ito yung mga nagbabaha na mga contents sa balita, sa social media, mga bad news. And I want you to notice something, no? When these kinds of contents are being presented, hindi naman sinasamahan ng silver lining. Ire-report lang ng news anchor na tataas ang presyo ng mga bilihin. Ire-report lang ng news anchor na may humihingi ng confidential funds.
Pero, sasabihin ba niya yung silver lining? Ano yung magandang side behind this bad news? Of course not. We are expected to take this as it is. Tataas ang bilihin, take it as it is. May humihingi ng confidential funds, take it as it is. There's no such thing as silver lining. Yan yung mga bad news, tiisin natin yan. Oh, no wonder, marami mga Pilipino talaga between optimism and pessimism, closer to pessimism. Which I think is very against what the Bible teaches us about this. Kasi kung babasahin mo ang Biblia, gusto ang tao, hinahanapan ng maganda yung mga bagay na pangit. Like for instance, si St. Paul, sinabi yan, kahit gaano kapangit yung event, anong dapat natin gawin? Hanapan natin ng something true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy. Yan yung mga dapat na hinahanap natin in all situations, especially negative ones. Isa yan sa mga values, sa isa sa mga spiritual skills na tinuturo sa Bible. No? Hanapan natin ng magaganda yung mga events na pangit. By doing that, we are also using God's perspective. Because God, when He allows evil things to happen, He always has a good reason behind why He allowed those evil things in the first place. Oh, pero yun nga, malungkot, in our society, eh hindi tayo tinuturuan ng ganyan. Talagang gusto ng society, via social conditioning, mas malapit tayo sa pessimism. And this is bad news. Merong malungkot na balita dyan, no? Dahil ang mga tao, sinishape dito, mas malapit sa pessimism, risk factor yan sa mental health. And we have many evidences for that. Nakaramihan ng mga tao na closer sa pessimism, sila yung maraming mental health issues. Kaya yung mga taong may depression eh, bakit sila ganyan? Bakit ang dami-dami nilang mental health issues? Ang titindi ng mga symptoms nila because they have the inability to see the silver lining. Hindi nila makita yung mga magaganda behind the negative events. They just focus on the negative events. They just wallow, they just cry over the negative events. Kaya ang nangyayari, lalong nai-intensify yung negative emotions, nare-reinforce lalo yung depression. Oh. Kaya nga, isa rin yan sa mga reasons kung bakit ang mga kabataan ngayon, eh marami mga mental health issues. Mataas ang level of anxiety, marami ang nadidepress, marami ang may suicidal thoughts. Of course, no, I'm not oversimplifying this, marami pang factors that may explain bakit mataas ang bilang ng mga may depression, but we cannot deny the fact na isa sa mga reasons bakit nagtataasan yan because of social conditioning that we think that way. Mas pinopromote kasi yung pessimism than optimism. Oh, and we are experiencing the consequences. Ayan na nga, nagsisitaasan yung numbers. Lalong-lalo na for those people na mahilig mag-social media. Kaya kung mapapansin nyo dito, i-zoom in ko, yung age group na pinaka nasa peak ng may mga depression issues, no? Ito yung age group na malakas mag-social media. Kasi nga sila yung prone na shinape yung mga minds nila to always think negatively. Now, let me just give this clarification. Baka ma-misinterpret ako dito, no? Hindi ko sinasabi na yung social media ang cause ng depression. I never said that. It is how you process information in the social media. So, wala namang problema kung gusto mo pa rin mag-social media. Okay? Hindi naman matik. Pag nag-social media ka, eh, depressed ka na. Ang sinasabi natin dito is, kapag nag-social media ka at hindi mo pinapractice yung optimism, yun yung masama. Diba? Yun yung number two. Nagbabrowse ka ng social media, nakaramihan, puro bad news, tapos hindi ka pa nagpa-practice ng optimism. Hindi mo pa hinahanap yung silver lining. Eh, dun ka talaga makaka-experience ng anxiety, ng inis, ng init ng ulo, ng depression. O kaya ang tamang pagsasurf sa social media is number one. Mag-social media ka, mag-browse ka ng Facebook, browse ka ng Instagram, ng YouTube, pero habang ina-absorb mo yung contents, pinapractice mo yung optimism. Hinahanapan mo lagi ng
silver lining. Okay? So, hindi yung social media ang nakaka-depress, ha? It's how you process information in the social media. So, balik tayo dito sa continuum model. Now, the reverse is true. Kapag ang tao mas malapit sa optimism, maraming mga magagandang bagay ang nangyayari sa psychological health natin. Kaya between the two, mas maganda na yung tendency mo, mas optimistic ka than pessimistic. Studies show, for example, that the closer you are to optimism, ito yung mga mararanasan mong magaganda. Most likely, maayos ang mental health mo, less prone ka sa depression and some other psychological disorders. Gumaganda rin yung health mo, lumalakas ang immune system mo kasi laging mababa ang cortisol mo. Okay? Kasi positive ka, low stress, lower cortisol, stronger immune system leads to better health. What else? Mas nagiging successful ka sa career mo kasi ganado ka lagi magtrabaho. Positive emotions via optimism will improve your motivation to achieve the things that you need to achieve in your line of work. Kaya marami ka nagiging achievement, napopromote ka ng mabilis, nagiging successful yung career mo. And students who are listening to this lecture, ito magandang finding din to. Ang mga estudyante na mataas ang optimism, most likely, sila yung maraming mga academic achievements. Matataas ang grades, sila yung nakakakuha ng mga Latin honors. Again, the explanation is because optimism sustains your motivation. And that motivation, students use to achieve things in school, leading to big academic achievements. So, lahat ng magagandang bagay na yan nangyayari. Bakit? Because someone is practicing with discipline optimism. That's why to close this lecture, no, ang pinaka-application dito is kailangan talaga i-apply natin yung optimism in our psychological life. This is one sure way para yung mga mental health natin mag-improve. If you are one of those people na gustong mag-improve ang mental health, mas gusto mong sumaya ang buhay mo, ito ang dapat mong ayusin. Dapat, i-move mo yung sarili mo closer to optimism. Kung isa ka sa mga pangkaraniwang tao na mas malapit sa pessimism, o dapat, i-move mo yung sarili mo a little bit closer to optimism para ma-experience mo yung mga yan, mas gaganda yung quality ng buhay. And the good news is, sabi ko nga dito, no, kaya ako nilagay yung word na habit, pwede nating ma-develop to as a habit. So yung mga next lectures ko, tuturuan ko kayo ng mga specific steps, specific techniques, kung paano magiging second nature sa inyo, kung paano magiging habit yung pag-practice ng optimism para mas maging maganda yung psychological quality ninyo. Alright? So, hanggang dyan lang muna yung lecture natin sa part 1 ng Optimism series natin. Kung meron kayong mga questions or any other examples on the concept I discussed today, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here, hanggang sa susunod na lecture. God bless everyone. Bye-bye.